beses nang naglandfall ang bagyong Bashang. Una sa Siargao Island kaninang alas 6 ng gabi at pangalawa sa Dinagat Island kaninang 7:45 ng gabi. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Martani. Magandang gabi, Pia. Nakataas ngayon ang public storm warning signal sa maraming lugar dito sa ating bansa. Nasa signal number 2 ang mga probinsya ng Iloilo, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Cebu, Bohol, diyan sa Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar, Biliran Island at Camotes Island sa Visayas. Camiguin, Dinagat Province, Surigao del Norte kasama ang Siargao Island, northern part ng Surigao del Sur, northern part of Agusan del Norte diyan sa Mindanao at habang storm signal number 1 naman diyan sa probinsya ng Masbate, Palawan, kasama ang Kalamian Group of Islands diyan sa Luzon. Yung mga binanggit nating mga lugar, Pia, yan ay dapat maging maingat sa posibleng tinatawag nating storm surge o yung pagtaas ng karagatan na pwedeng magdulot ng pagbaha doon sa mga coastal areas. Diyan din sa Northern Samar, Aklan, Capiz, Antique, signal number 1 naman yan. Misamis Oriental, Misamis Occidental, rest of Agusan del Norte, rest of Surigao del Sur, Agusan del Sur, northern part of Bukidnon, Lanao del Norte, at Zamboanga del Norte sa Mindanao. Yung pong under signal number 2 at number 1, patuloy pong maging maingat sa posibleng pagbaha at landslide. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Bashang dyan sa may probinsya ng Dinagat. At kumikilos ito ngayon pakanluran sa bilis na 33 kilometers per hour habang taglay naman ito ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour near the center at bugsong umaabot na sa 100 kilometers per hour. Base sa track ng PAGASA, matapos na tumama ito dito nga sa Siargao at Dinagat ay posibleng tamaan naman ito itong southern part ng o Southern Leyte, tutumbukin ang Bohol, Cebu, yung Negros provinces kasama yung southern part ng Panay Island hanggang dyan sa may Palawan, papalabas ng West Philippine Sea. Samantala ngayong weekend, magiging maulan ang panahon sa ibang bahagi ng Mindanao, katulad dyan sa may Surigao at sa eastern section. At dito sa may Cagayan de Oro hanggang dyan sa Zamboanga ay posibleng magkaroon ng pag-ulan bukas. Samantalang dito sa may southern part, Coronado General Santos, asahan natin yung mas magandang lagay ng panahon. Katamtaman hanggang malakas na ulan naman ang asahan dyan sa Visayas, lalo na bukas yan dito sa may Katarman, Katbalogan, dito sa may Dumaguete, hanggang dito sa Iloilo, Calibo, hanggang Bacolod, lalong-lalo na pagdating ng Sabado, pero bahagyang gagandang panahon pagdating ng Linggo. Hindi naman apektado ng Bagyong Bashang ang Luzon, kaya mahina hanggang katamtamang ulan ang maranasan, lalong-lalo na dito sa may eastern section ngayong weekend, kasama na ang Metro Manila na kung saan may mahinang pag-ulan. Pero dito sa Puerto Princesa, dahil niya patungo yung bagyo, asahan na ang mas maulang panahon. Pero nananatiling mataas ang alon dito sa eastern seaboard ng Central Luzon hanggang dito sa may Southern Luzon. At yan ay dahil sa malakas na hangin amihan at ng epekto ng Bagyong Bashang, Pia. Mang Tani, syempre yung binabantayan natin, no, yung magiging epekto nito dun sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Masasabi po ba natin ngayon pa lang, Mang Tani, na pareho yung track ni Yolanda o ni Agaton dun sa magiging track ni Bagyong Bashang? Lahat ba ng dinaanan ng Yolanda ay madadaanan rin itong Bashang? Tama yun, Pia. Yung kung ikukumpara natin, yung track ni ngayon ay ni Bashang, halos ganito rin yung dinaanan ni Yolanda. Medyo mas north siya ng konti dahil dito talaga siya tumama sa may Leyte. Pero ang isang pagkakaiba nito, Pia, dahil baka mamaya mag-alala natin mga kababayan, medyo may katulinan yung takbo nitong si Bashang kumpara kay Yolanda. At hindi kasing lakas ano ni Yolanda itong si Bashang dahil si Yolanda mahigit 300 kilometers per hour yung kanyang daladalang lakas, samantalang itong si Bashang ay 80 kilometers per hour. Pero nonetheless, ito po ay isang tropical storm, kaya dapat yung ating mga kapuso, lalong-lalo na yung mga dadaanan dito siya pinapakita natin, talagang dapat maging IM ready sila. Eh, Mang Tani, mukha bang magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo natin, itong bagyong si Bashang? Dahil nga matulin ang bilis nito o matulin ang takbo nito, Pia, eh inaasahan natin na Linggo ng umaga o Linggo ng hapon, posibleng nakalabas na ito
ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi ito masyadong magtatagal, hindi katulad nung naunang bagyo rito, itong si Agaton, na although hindi ganyan yung naging sakop ni Agaton o naging daan, pero ito naman ay halos nagtagal ng mga halos 1 linggo dito sa may eastern part ng Visayas at Mindanao, kaya nagpaulan ito ng husto. Eh, Magtani, ito siguro para lang mas maunawaan rin no, na ating mga kababayan dahil tuwing may bagyo, paulit-ulit din naman natin sinasabi no, yung mga storm surge warnings at iba't ibang klaseng babala. Pero paano ba natin masusukat kung gaano kataas yung magiging storm surge na kaakibat nito? Halimbawa, kung signal number 1 sa lugar, gaano kataas yung maaaring i-expect ng tao ng storm surge at pag signal number 2 dahil ito nga yung inaasahan sa Leyte. Yes, Pia, kung mapapansin nyo, yung lakas ng hangin ang unang-unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng storm surge. So, mas malakas ang hangin ng isang bagyo, asahan na natin na mas mataas ang storm surge. So, kung mapapansin natin, signal number 1, wala pong advisory tungkol sa storm surge dahil hindi sapat yung lakas ng hangin na daladala ng isang tropical depression o yung mas mababa sa 60 kilometers per hour para magkaroon ng storm surge, so pagtaas ng tubig dagat. Mula sa signal number 2 na kung saan 60 kilometers and above hanggang dun nga sa lakas na 300 kilometers per hour, dun nagsisimula yung pagtaas ng dagat o yung storm surge na tinatawag natin. So katulad nito, ito ay isang tropical storm, itong si Basyang, kaya inaasahan na 1 or 2 meters ang inaasahang taas ng dagat. So yung 1 or 2 meter height ay posibleng makaapekto na dun sa mga coastal areas, lalo na yung ang karakteristik ng coastal area ay pababaw. Kapag ganun kasi, Pia, kahit 1 or 2 meters lamang yung taas ng storm surge, meron ng epekto yon. Pero yung nangyari kasi kay Yolanda, mahigit 300 kilometers per hour wind, ang kanyang naitalang storm surge ay umabot ng mahigit 10 meters. Maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita lamang sa gmanews.tv o sa Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.